Tungtong ang pagkuha ng alukbate. Nakikita niyo yung baging. Sa sobrang haba na po niya, pumapayat na siya pagdating sa dulo. Kaya pagka kayo mag-harvest ng alukbate, huwag kayong kukuha ng dahon dito. Putulin niyo po yung mismong baging. Bakit kailangan putulin ng baging? Kasi pagka hindi mo pinutol, hinarvest mo yung dahon dito, papayat lang ng papayat yung baging. Kaya ang mangyayari, papayat yung, liliit yung dahon. Ayan guys, pagkatapos kong mag-harvest na ito, ay libreng hapunan na naman to guys. Walang gastos. Pupunta ka lang sa likod bahay, kakakuha ka na ng pang-ulam. Di tulad sa Maynila, paglabas mo ng bahay, bus na naman ang pera mo. Cut! Ay ko. Guys, nakalibre ka nga na pambiling ulam. Tad-tad ka naman sa kagat ng langgam. Ayan guys, ilalagay na natin yung krudo. Mantika pala. Ayan guys, papainitin muna natin ng konti. Habang pinapainit natin yung mantika, ayan, susunod natin ilagay yung bawang. Ayan, lagay na natin yung bawang. Yan guys, konting hintay-hintay lang hanggang magkulay brown yung bawang. Mas maganda kasi pagka nagkulay brown yung bawang, mas mabango at mas malasa. Ayan na guys, medyo brown na yung bawang. Susunod natin yung lalagay ang sibuyas. Yan guys, haluin natin yung sibuyas hanggang maging medyo brown. Ayan guys, okay na yung sibuyas. Sili naman. Depende sa inyo kung ilang sili lalagay nyo. Guys, lumalabas na yung aroma ng bawang at sibuyas. Lagyan natin ng sardinas. Ayan guys, haluhaluin natin yung sardinas para yung lasa ng bawang at sibuyas mahalo sa sardinas. Okay guys, pag medyo kumukulo na yung sardinas, lalagyan na natin ng konting amount ng asin. Pagkatapos, lalagyan natin ng magic sarap. Paghahalo po natin, lalagyan po natin ng 2 basong tubig. Okay guys, so depende na lang sa inyo kung lalagyan nyo pa ng kalating baso ng tubig. Kasi sa amin, naglagay kami ng kalating basong tubig. Ayan guys, habang kumukulo siya, lalagyan na natin yung
dahon ng alugbati. Ayan guys, unti-unti nating ilalagay yung dahon ng alugbati. Ayan guys, kita nyo, hindi ko tinakpan yung steel pot natin. Kasi pagka tinakpan natin yung steel pot natin, mangingitim yung dahon ng alukbati. Kaya ang discarte dyan, para hindi mangingitim yung dahon ng alukbati, huwag nating tatakpan yung steel pot natin. Ayan guys, halos luto na siya. Kailangan pagka hinangon nyo siya ay half cook lang. Kasi yung dahon ng alukbati madaling maluto. Ayan na guys, yun yung finish natin ng alukbati. Ayan guys, so comment down below kung may gusto po kayo naming lutuin in the future. Lulutuin namin yan, sigurado. Click here and please subscribe!